Mga kapuso, nagbabalik po inyong nag-iisang sumbungan ng bayan, libreng payo online. Ako po ang inyong lingkod, Oscar Oida, at sa araw pong itong paksa natin, usapang COVID-19 pa rin. Isa pong frontliner na naging COVID positive sa pagdugon sa kanyang mga pasyente na positive ang makakapanayam natin. Walang iba kundi si Dr. Jose Antonio Bautista. At sana po, pakinggan natin ang kwento niya at sana may mapulot tayo mga aral mula dito. Initially, hindi ho namin alam na nagpe-present na po pala ng symptoms consistent with COVID. Mm-hmm. During that time, we were in a procedure and then so naka-full protective gear kami noon and we followed personal protective measures. And at that time, wala po kaming malay po na ganun nga na may exposure na po kami. Pero parang kumbaga buong pag-iingat, no? Pero nakalusot pa rin. Yeah. Opo, buong pag-iingat po, wala po kaming na-miss out po sa personal protective equipment and hand washing and distancing po. Nasunod naman po lagi yun actually. Ano pong symptoms, mga unang symptoms na naramdaman niyo, Doc? Initially, ano po siya, low-grade fever, tapos merong joint pains, low back pain, and most especially chills. Nilamig po ako noong mga panahon na yun. Nagpa-test ka, di ba? Initially, tama ba nag-negative ka? Yes, opo. Actually, nung ano po, ang first test ko, it was done around March 12. Mm-hmm. It was around mga 2 days po after po nung first po ako nagkaroon ng symptom. So, nung March 12 po, I went to the emergency room. That was during my tour of duty sa hospital. Kasi nga, mm-hmm. at that time, nag-high grade fever na ako noon. Tapos unbearable na yung chills and joint pains, so nag-emergency room ako and nung panahon na yon na tawag dito nag-swab sila sa akin and after 6 days ko pa actually nalaman na negative yung first result ko. Doc, anong ibig sabihin nito? Hindi ganoon ka reliable ang mga test? Base kasi sa pagsusuri, may mga nagsasabi na pwedeng one technical error, pangalawa pwedeng hindi pa ganoon ka kataas yung viral load sufficient enough para ma-detect siya ng PCR or ng testing kit. So, pwedeng ganun po yung mga possibilities po na pwedeng nangyari kung bakit initially negative siya. Oh, I see. So parang ikaw rin nagulat ka din na nag-negative na ako eh. Parang ganun. Opo, yun po. Actually, nung nag-negative po ako, I was hoping na ano lang siya, simpleng trangkaso lang. Ang naging problem lang ay tawag dito yung fever ko lalo siyang tumataas and at the same time hindi siya bumababa kahit ilang beses ako mag-take ng paracetamol. Mm-hmm. Tapos kaya pinasuri yung ulit sarili mo, tama ba, Doc? Yes, opo. Actually nung March 12 na yon after ako nag COVID swab, pinauwi na ako ng ospital at sinabi mag self quarantine ako. So sinunod ko yon. Nag self quarantine ako for 3 days. Tapos on the 3rd day ng self quarantine ko, nung hindi na nag-improve yung symptoms ko, in-advise sa akin nung infectious fellow na friend ko na pumunta na nga ng St. Luke's dito sa amin at magpa-re-examine and magpa-admit na eventually. And anong date naglumabas yung resulta? Mga 5 to 6 days po nung lumabas po yung yung repeat result na yun na nga nag-positive na nga po siya. Pero the whole time, eto, naka-self-quarantine ka na nung time? At that time, naka-self-quarantine na ako noon. As in, nandoon lang ako sa condo ng condo. Ako lang mag-isang nag-stay doon. And then, during those times, minomonitor ko yung sarili ko. Consistently ako nag-check ng temperature ko. Consistently ako nag-take ng medications para hopefully mag-tone down yung fever. Mga kapuso, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli natin pagkikita, ako po inyong lingkod, Oscar Oida, at ito ang nag-iisang sumbungan ng bayan, libreng payo online.